poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ng Panginoon, ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkop mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y suma sa iyo, hindi ka maaano. Sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ay maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita sana si Pablo," nang sabihin ni Galyon, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita
at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Concrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungo sa Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari na isang kalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiyo ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan, ang dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayan sigawan ang pinansuob, puri ng Diyos siya'y awitan, awitan ng hari siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan, magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap.
Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ating pong purihin ang ating Poong Jesus Nazareno. Kung titingnan ninyo yung larawan ng ating Poong Jesus Nazareno, yung bang sa gitna ng kaniyang itsura na may sugat at pasan-pasan ng krus, kitang-kita mo yung pagkakalma. Yung bang kalmado ang kaniyang espiritu kahit na sa gitna ng paghihirap. Ang ating ebanghelyo ay napakagandang inspirasyon na gumamit ang ating Poong Jesus Nazareno ng isang paghahambing katulad ng isang babaeng nanganganak. At alam natin yung lang mga ina ang pwedeng makadama ng karanasang ito. Ang hirap ng panganganak at ang tuwa pagkatapos makita ang bunga ng paghihirap na yon. Para bang ito ay isang karanasang iniyahalin tulad sa ating buhay. At nais kong ibigay ang isang karanasang meron ako kung papaanong ang kagalakan na ito ang nagbunsod sa akin. Nung ako po ay nasa ibang bansa, may isang babaeng lumapit sa akin. Ang sabi niya, pwede ko po ba kayong makausap? Pwede naman po. At habang kami nag-uusap, nag-ring yung kaniyang cellphone. Dahil naka-loudspeaker, narinig ko rin yung kanilang pag-uusap. Ang sabi doon sa kabilang ninya, and I believe sa Pilipinas yun, kasi Tagalog. Ate, natanggap na po namin yung padala mo nung isang araw. Pero kulang. Pwede bang magpadala ka uli ngayon? Nakita ko doon sa mukha ng babae na tumutulo yung kaniyang luha. At sinabi lang niya, oo, susubukan ko. At sabay namatay yung cellphone. Sabi ko sa kaniya, bakit po kayo umiyak? Eh gayong sabi lang naman nung nasa kabila ay magpadala ka uli. Nakakaiyak talaga yun, no? Yun pala ay birthday ko po ngayon, Father. 12 taon na po ako dito sa abroad. 12 taon na rin akong nagpapadala ng pera. Ngayong pong araw ay birthday ko. Wala pong bumati sa akin. Narinig po ninyo, imbes na ako ay batiin, ang sabi, magpadala ka uli. Ang sakit noon sa isang taong malayo sa pamilya. Ang sakit noong 12 taon ka nang nagtatrabaho, pero yung mga kasama mo ay hindi kayang palitan ng kahit na anuman lamang kagalakan ang pwede niyang maramdaman. Kaya ang sabi ko sa kaniya,
hindi masamang magsabi ng hindi. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang magsabi ng hindi. Kaya tininan ko yung kaniyang kamay. Sabi ko sa kaniya, pwede bang bumili ka naman ng lotion? Dry na yung kamay mo sakali linis ng mga CR ng ibang tao. Pwede bang magpaayos ka naman ng buhok? Nakakalimutan mo na ang sarili mo para sa iba. Maaring ito ang kaniyang karanasan. Maaring ito ang kaniyang paraan. Pero hanggang kailan niya mararamdaman ang paghihirap na yan at kailan niya mararamdaman ang kagalakang dapat meron siya? Dahil sa katunayan, dahil sa ating pagmamahal, nakakalimutan na natin ang ating sarili. Ito ang karanasan ng mga apostol. Nung kasama na nila si Jesus at naramdaman nilang maganda ang kanilang pakiramdam sa gitna niya, nung nagpaalam si Jesus at aalis, nakaramdam sila ng anguish, kalungkutan. Bakit ka nga ba aalis? Hindi ka ba pwedeng dumito na lang? Pero hindi iyon ang kaganapan ng buhay. Kailangan niyang ubalis upang matupad ang kaniyang misyon na ibinigay ng Ama. Ano ang kaibahan natin sa mga alagad at sa ngayon? Ang mga alagad ay nagtagumpay na. Natamasa na nila ang kagalakang iyan dahil sa pagsunod sa Poong Jesus Nazareno. Naramdaman na nila ang pangungulila pero napalitan na ng kagalakan dahil sila ay sumunod sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, nag-uumpisa tayong magtanong sa Diyos ng bakit kung tayo ay nagkakaroon ng kalungkutan o ng mga challenges o paghihirap sa buhay. Sila man ay nagtanong din, pero kanilang dinama ang tunay na spirito ng pagsunod sa Diyos. Tayo po ngayon ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Tayo ngayon ay nasa gitna ng kanya-kanyang laban. May lumalaban ng tunay na nahihirapan. Pero may mga tao ding nagtagumpay sa laban na yan. Kaya ang kanilang nadarama ay ang joy sa Diyos. Mahirap. Because anguish should lead to blessings. And blessings should lead to joy. Ang kagalakang meron tayo kahit na sa gitna ng pagpipighati, sa gitna ng laban ng buhay, ay nagbibigay sa atin ang pananampalatayang nakaugat sa Diyos na sana sa ating pakikipaglaban ng buhay, mayroon pa rin kagalakang makikita sa atin. Tingnan natin ang kagalakan ng mga taong nagpunyagi sa kanilang laban. Yung mga tao halimbawang dating drug addict na ngayon ay nagtagumpay, mahirap yun na pagdaanan. Yung mga taong dating may mga issues sa buhay na kanilang pinagdaanan na ngayon ay nagagalak dahil pinagdaanan nila ang hirap papunta sa tagumpay. At ang kagalakang meron tayo kailanman ay hindi na maaagaw sa atin sapagkat ang kagalakan ay bunga ng Espiritu
na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng humahawak at nananatili sa Kanya. Napakahirap ng buhay, pero kailangan nating lumaban dahil ito ang ating pakikipagtunggali. Dahil ang lahat ng ating nararanasan ay pansamantala at lilipas lamang. Dahil ang tunay nating pakay, ang tunay nating katapusan ay ang makasama ang Diyos sa Kaniyang kaharian. At makakasama mo lang ang Diyos kung ikaw ay nagpupunyagi at nagtsatsaga sa pakikipaglaban sa buhay. Hinihintay tayo, hihintayin tayo ng Poong Jesus Nazareno na una nang nagtagumpay para sa atin. At sana sa tagumpay na yan, makasama tayo ng Diyos sa langit na Kaniyang pinaghaharian. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami nang iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami nang iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisa ng mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugda ng mga alay na iyong angkan upang sa tulo ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sabagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago po umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kanyang anak.
sa lupa'y manalangin at magpuri sa Amang ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Tuwing araw po ng Biyernes at Linggo, magkakaroon po ng libreng bakuna laban sa tigdas. Chikiting, Ligtas, Tigdas Immunization Campaign sa pangunguna po ng San Sebastian Health Center sa mga sanggol na mga gulang na 0 hanggang 59 months old. Ang kanila pong pesto ay matatagpuan sa entrance ng pahalik sa gilid po ng ating simbahan sa Evangelista Street sa ganap po na 8 ng umaga hanggang 11 ng hapon. Maraming salamat po. Ngayon po meron 8 hanggang 11 ng hapon. Ang susunod po ay sa 21 ng Mayo, araw po ng Linggo, ganun din po 8 at 11 ng hapon. Ang susunod po ng ngayon ay sa Mayo 26, 26, araw po ng Biyernes, 8 ng umaga, alas 8 po ng umaga hanggang 11 ng hapon. At ang susunod po doon ay sa May 28, araw din po ng Linggo. Ganun din po, alas 8 ng umaga hanggang 11 ng hapon. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Ang tamang pagsusuot po ng face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagapi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay,
at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.